Balboa, subscribe to my channel, and click the notification bell para lagi po kayong updated. So mga ka-birds, ayun na nga, pag-usapan po natin yung YouTube channel na sinasabi po ni Mang June at ni Kate. Opo, ito po yung YouTube channel na dati nakapangalan to kay Mang June. Tapos pinalitan po ito ng Mang June and Kasatsat Family. Ngayon po is inalis na po yung pangalan ni Mang June, naging Kasatsat Family na lang ito, yung pangalan ng vlog na yan. So simulan natin sa ganito, okay po? Ang lahat ng YouTube channel, basta't meron kang Gmail account, okay? Meron kang email account na Gmail, is makakagawa ka ng YouTube channel. Katulad ko, Mocha Gamboa, Gmail, at gmail.com, yan. Pagka gumawa ka niyan, automatic, magkakaroon ka ng YouTube account. Ngayon, nasa sayo kung i-active mo yan, mag-upload ka ng mga videos, nasa sayo yan. Ngayon, kapag ka ikaw nag-decide ka mag-upload ng mga video dyan, meron kang target na aabutin. Oo, 1,000 subscriber, tapos 4,000 watch hour. Na kung saan mga ka-birds, kapag ka ikaw, ordinary kang tao, nagsimula ka ng vlogging, nagsimula ka ng YouTube channel na ordinaryong tao ka lang na katulad ko, matagal po na aabot yan. Minsan umaabot ng taon bago yan ma-active. Ibig sabihin, ma-aprobahan. Kasi aaprobahan pa yan ni YouTube. I-check niya kung tama yung ginagawa mo dun sa YouTube mo, sumusunod ka ba. O pagka naabot mo na yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Nakakaunawa lang nito yung mga gumagawa o nagtatry na maabot nila yan. Hindi yan madali. Oo. Merong mga taong nadadalian lang dyan. Katulad ko, 1 month lang and 5 days is nakompleto ko na yung requirement ni YouTube. Kasi araw-araw gumagawa ako ng 2 hanggang 3 video. At yung mga video na gagawin mo yan, di kalidad yan, dapat quality. Oo, pagka nagawa mo yan, maaabot mo yung requirement ni YouTube. Ang bottom line dito, kapag ka ordinary kang tao, ang ibig sabihin ng ordinary tao, wala kang kilalang vlogger, wala kang kilalang sikat, o wala kang kapit na kahit sino, mahirap maabot ang requirement ni YouTube. Pero kapag ka may kakilala ka na YouTuber, dati ng YouTuber, katulad po ni Kate Talents, kapag kakakilala ka niyan at niya yung YouTube account mo, i-endorse niya yung YouTube account mo, mabilis kang makakakuha ng YouTube ng subscriber. Kasi malaki yung factor na gagawin niya, yung part niya doon malaki. No, dahil kasi may pangalan na siya, saka meron na siyang mga thousands or millions lalo na kung million subscriber na siya. Sandaling-sandali lang ma-hit ang ang requirement na 'yan. At yung requirement na 'yan kaya hinihit 'yan, doon pa lang magsisimula na nasisweldohan ka, makakakuha ka ng sweldo kay YouTube. Ngayon, kapag ka ngayon meron ka ng YouTube account, may YouTube account ka. Diyan sa YouTube account mo, meron kang gagawing AdSense account. O, kasi si YouTube, hindi naman siya ang nagpapasweldo. Ang nagpapasweldo is si AdSense. Oo, si AdSense. Ngayon, kapag ka ikaw, ako may isa akong AdSense account. Yung AdSense account ko, pwede akong mag-connect dito kahit na ilang YouTube channel doon sa AdSense account ko. Oo, kasi dyan, siya ang nagpapasweldo. Lahat ng account ko, malimbawa, meron akong 2 YouTube channel. Katulad ko, I have 2 YouTube channel. Sa 2 YouTube channel mo yan, lahat ng iyong income is papasok doon sa AdSense. Si AdSense ang magpapasweldo sa'yo noon. Kahit na ilan ang iyong channel, iisa lang ang papasukan ng sweldo niyan. Ngayon yung AdSense na yan, bago ma-activate yan, is padadalan ka ng PIN sa bahay mo mismo. Sa bahay mo mismo ipapadala. Kapag ka dumating yan sa bahay mo, i-enter mo yan sa YouTube account mo na kung saan naroon si AdSense. Kapag hindi mo na-enter yung PIN na yan, kahit malaki na yung sweldo mo doon, hindi mo makukuha yun.
Ngayon, okay, do yung process na yun, no, na ano na, nagawa na ni Kate yun, nagawa na niya. May ano siya, email siya, may channel siya, may AdSense siya. Now, eto, gumawa siya ng isang YouTube channel. Pinangalan niya kay Mang June. Actually, yung YouTube channel na yon kay Kate pa rin yun. Dahil nga, ito, si Mang June, is hindi niya alam yung kalakaran sa YouTube, maaaring hindi ito na ipaliwanag mabuti ni Kate na kung saan pagkakamali niya ito. Dapat ito pinaliwanag niyang mabuti sa kanya. Pero ang tanong, pinaliwanag niya ba talaga o hindi? So, sila na yung makakaalam niyan kasi sinasabi nila sa YouTube na pinaliwanag naman daw niya. So, pagdating doon, hindi na natin ano yun, sakop yun kung talaga bang nag-usap sila dyan o hindi. Lalo pa sa lumalabas na problema ngayon, nagkakaroon na sila ng kaguluhan. So, nung time na ginawa yung YouTube channel na yan, yan po is technically kay Kate po yan. Sa kanya po yan. Kasi Gmail niya yan. AdSense po niya yan. Tapos po yung pangalan po natin sa YouTube account is pwede po talagang palitan yan. Kahit sino pwede mong pangalan dyan. Kahit ano pwede mong ipangalan po dyan. Tapos yung sinasabi po na silver button, yan po yung kapag ka naka 100,000 subscriber ka na. Kapag ka na-hit mo yan, padadalhan ka ng YouTube silver button. Oo, padadala na naman yan doon sa address kung saan ipinadala yung pin. Doon na naman. So, ibig sabihin, sa bahay ni, ano pinadala yan? Sa bahay ni Kate pinadala yan. Ngayon, syempre ginagawa nila yung ano nila, channel nila, 'di ba? Channel nila. Nakikita ngayon ni Mang June na kumikita 'yan. O, binibigyan nga raw siya ng income eh. Syempre, ang alam ni Mang June kanya 'yon dahil nga baka may nasabi si ano na sa kanya 'yon. Kasi bakit aangkinin 'yon ni Mang June kung hindi niya alam na kanya 'yon? Oo, merong pagkakamali sa part na yon si Kate na hindi niya nilinaw na yung channel na yan is nakapangalan lang sa kanya pero yaan is technically sa kanya. Legally, kay Kate yan. Doon nagkakaroon ng ano eh, ng kalituhan. Siyempre nalito si Mang June. Kahit ako naman iisipin ko, akin yan. Wala akong alam tungkol sa AdSense account. Wala akong alam tungkol sa pagpapapalit-palit ng pangalan na yan. Wala akong alam tungkol sa Gmail na yan. Yan kasi yung mga importante kapag ka nagsiset up ka ng YouTube channel. Pero mind you po ha, hindi po lahat ng gumagawa ng YouTube channel is kumikita. Hindi po lahat ng gumagawa ng YouTube channel is nagsasucceed. Hindi po ganun kadali mag-succeed sa YouTube channel. Lalo na kung ikaw po is wala ka pong alam kung paano ito gumagana at kung ano yung content na ilalagay mo rito. Maliban na lang meron ng tao na mag-guide ka agad sa'yo. So, balik po tayo dito po sa YouTube channel na pinag-aagawan nila yan. There is no possible way po talaga na ibigay yan ni Kate dito kay Mang June. Ang pagkakamali dyan ni Kate is hindi niya yan pinaliwanag mabuti. Kasi dapat pinaliwanag niya mabuti yan kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Lalo na alam niyo po kung ano yung bottom line dito. Pera. Pera kasi yan eh. May pumapasok na pera dyan. May pumapasok na cash. At yung pera at pumapasok na cash na yan is hindi po basta-basta. Hindi bariya-bariya. Kaya lahat tayo, kahit sino, is gugustuhin natin na makuha yan. Kaya nga sinabi niya sa Rapi Tulpo na kaya lang siya nag-i-stay kay Kate kasi kinukuha niya yan. Gusto niyang kunin yan. O, sana, ang ano naman, sana noon pa lang, sinabi na ni Mang June yan sa kanya. Although sometimes, syempre, nakakahiya na sabihin, naiilang ka, wala kang lukas loob na sabihin. Doon nagkakaproblema. Kaya yan yung mga pagkakataon na dapat nilalakasan natin yung loob natin sa pagsasabi, pagbo-voice out ng mga ganyang mga bagay. Kasi kung hindi, magiging dahilan talaga yan para uminit yung ulo natin. Iinit yung ulo natin kasi meron kang gustong bagay
na makuha na hindi mo makuha-kuha. Na kung saan yan nga yung YouTube channel. At sinabi rin naman ni Kate yan sa Rapi Tulfo na dyan talaga nagsimula. Naiinis siya sa akin kasi hindi niya, no, gusto niya makuha yung YouTube channel. Gusto niya makuha yung income dun ng buo. Ang isa pang maganda sanang ginawa ni Kate, ginawaan niya ng solo. Ginawaan niya ng solo account. Ito, si Mang Jun. Yun kasi yung mga pagkakamali doon eh, hindi naiisip na baka magkakaroon ng future problem. Although kasi maganda yung samahan nila. Kaya that's the time na, di ba kaya nga may mga kasulatan? Yung mga kasulatan, hindi dahil wala tayong tiwala sa isa't isa. Yung kasulatan kasi, ang siyang magiging testigo sa panahon na magkakaroon ng problema. Yun yung mga pinakapangahawakan. Kaya yung mga kasulatan na yan, hindi ibig sabihin wala tayong tiwala sa isa't isa. That is for security. Para pagka dumating yung point na nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, lahat ng bagay naka-black and white. Lahat ng bagay is nakasulat. So, yun na yung magsasalita. Pag nilagay mo yan sa husgado, yun na mismo ang magsasalita para sa'yo. Lalo na sa panahon natin, mahalagang mahalaga na naka-CCTV, kailangan nakikita sa camera, kailangan na videohan. Oo. Parang ganun din yan, yung papel na yan na pinirmahan na yan, lalo na may pirma kayong dalawa. Yun po yun. Kaya yan po talaga, wala po talaga magagawa si Mang Jun para makuha po yan. Legally, kay Kate po yan. Ang pagkakamali ni Kate po dyan, hindi niya pinaliwanag ng step by step, details by details. Oo, hindi kasi natin talaga alam kung ano yung usapan nila noon yan eh. Hindi natin alam. Pero ang maganda talaga, dapat niyang pinaliwanag niya. Tapos, at the same time, ginawaan niya ng sariling YouTube channel ito si Mang Jun noon pa lang para nang sa ganun nagugrow yun unti-unti. Kahit kasi malaki ang naitulong ni Mang Jun doon sa YouTube channel na yun, hindi maghahabol ito si Mang Jun kasi meron na siyang nakatatag. Eh ang nangyari, nagkahiwalay at nagkahiwalay sila, hindi niya yan nakuha at hindi na ipaliwanag sa kanya. Ito na lang nalaman ni Mang Jun yan kung ano talaga yung AdSense account, kung ano yung YouTube channel name, ano yung email na ginagamit para ma-active yan. So, nagkaroon ng problema, hindi sila nakapag-usap ng mabuti. Hindi nila inasahan yung future na pwedeng mangyari, na pwedeng magkaroon ng mga ganitong hindi pagkakaunawaan. Na sa totoo lang po ha, ang bottom line nito is all about money. Pera na po eh. Marami po yung mag-aasawa, kahit anong klase ng relasyon. Kapag ka na pera na po ang pinag-uusapan, kapag ka po sila is talagang hindi nagkakaunawaan, nagkakasira po talaga yan. So, mga ka-birds, naunawaan nyo na po ba kung ano yung channel account na yan na pinag-aagawan nila? Kung para kanino yan at bakit naman naghahabol tong isa at bakit naman ayaw nitong ibigay nung isa? Okay, so I guess mga ka-birds, that's all for today. Thank you very much for watching.